Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Iesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa channel na ito. Kumusta po kayong lahat? At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong may pamagat na mga karanasang kababalaghan sa Bohol. Ang nakaraan. Nung sobrang lapit na nga ni Lola sa bahay nila, nakita siya ng tiyuhin nito at sumigaw ng si Inday, buhi pa. O ibig sabihin sa wikang Tagalog ay, si Inday, buhay pa. Gulat na gulat ang mga taong naroon, sabay sinalubong na nila si Lola. Doon na nagising si Lola at yun lang ang huling naalala niya. Nung nagpang-abot pala si Lola at ang prinsipe, hindi niya namalayang bumagsak pala siya sa lupa at nawala ng malay. Nung bumalik na ang kanyang ulirat, natagpuan na lamang ang sariling nakahiga habang naroon naman sa tabi niya ang mama at iba pang mga kapatid ni Lola. Umiiyak daw ang mag-anak noon dahil inakala nila na namatay na si Lola. At doon na rin sa puntong iyon, nagtanong ang nanay ni Lola kung ano ba raw ang nangyari sa kanya. Sagot naman po ni Lola na palabasin daw muna ang mga kapatid niya at kung maaari, silang dalawa lang muna ang mag-usap sa loob ng kwarto nila. Doon na isinilaysay ni Lola ang lahat ng nangyari sa kanya. Napahagulgul palalo ang ina niya dahil plano na pala nilang paglamayan si Lola noon nung mismong araw din na yon. Pero nagmatigas daw ang papa ni Lola noon na ayon sa kanya, hanggat walang katawan ang nakikita, ay di raw siya papayag na paglamayan nila si Lola. Ayon pa sa kwento ng mama niya, tumawag na raw sila ng albularyo kinagabihan din ng araw na yon nung hindi pa nakaka-uwi si Lola. At ayon sa manggagamot, buhay pa si Lola ng mga oras na yon pero nahihirapan umano siyang tukuyin ang kinaroroonan nito at kung paano mapuntahan si Lola para makuha ito. Tatlong albularyo ang nilapitan nila noon at yun, pare-parehas lang ang mga sagot nila. Sinabi rin ng mama ni Lola na, alam mo bang tatlong araw kang nawala, Inday? Sobrang nabigla ang Lola ko noon dahil ang pagkakaalam niya ay halos isang oras lang naman siyang andun sa kaharian ng mga engkanto. Pinatawag ng mama ni Lola ang papa niya at kinuwentuhan din siya ni Lola sa mga nangyari sa kanya. Halos natulala ang papa niya sa mga narinig at natataranta nitong sinabing, "Diyan lang kayo at bantayan yung maigi si Inday." Ayon pa sa papa niya, ay pupuntahan nito yung magaling na albularyo sa kabilang lungsod. Mahirap na raw, baka anumang oras ay pwedeng kunin si Lola ng engkanto. Nung magagabi na, napansin ng Lola ko yung kwintas na binigay ng matanda sa kanya sa may bukit. Ay unti-unting umiinit at gumagalaw iyon ng kusa. Natataranta yung mama niya habang hawak-hawak ang rosaryo't nagdarasal. Balak sanang tanggalin ni Lola yon pero naalala niya yung bili ng matanda sa kanya na huwag hubarin iyon. Ano man ang mangyari kaya tiniis na lamang ni Lola ang init nito. Gabi na nung dumating yung albularyo at dumiretso agad sa kwarto kung saan nandun si Lola. Agad itong nagpahusok habang nag-uusal ng mga orasyon. Hinawakan yung ulo ni Lola habang patuloy pa rin ito sa pag-uusal. Kitang-kita ni Lola
na napailing umano yung albularyo at napatitig doon sa suot-suot na kwintas ni Lola. Napatanong ito sa kanya kung sino ba raw yung nagpasuot ng kwintas na yon. Sinagot naman ni Lola na, yun nga, binigay ng isang matanda sa bukid. Sabi pa ng albularyo na kung hindi daw dahil sa kwintas na suot-suot ni Lola noon, ay baka hindi na siya naabutan pa ng manggagamot. Ayon kasi sa kanya, malakas daw ang depensa ng kwintas na yun sa kahit anumang elementong gustong lumapit kay Lola. Nagkwento ang manggagamot. Ayon sa kanya, noong mga panahong nagsisimula pa lang siyang manggamot, maugong na ang balita at may mga naikwento na sa kanya na may isa umanong magaling na manggagamot sa lungsod nila. Pero tumanda na lang daw siya, iminsan ay hindi niya nakita o nakilala man lang yung sinasabing manggagamot. Sabi pa niya, yung suot-suot ni Lola na kwintas ay hindi raw niya alam kung anong klaseng pangontra iyon. Pero nararamdaman ng albularyo na nagpupumilit umano yung inkanto na makipagkita ulit kay Lola. Pero hindi lang daw niya magawa dahil sa may harang nadala ang kwintas. Sinabi ng albularyo na dahil nakadampi na ang inkanto sa balat ni Lola, kahit saang lugar man siya magpunta sa Bohol, ay masusundan pa rin siya ng inkanto dahil sa markang iniwan dala ng pagkakadampi ng mga balat nito kay Lola. Ang kinakailangan umanong gawin ay patawirin sa dagat si Lola para maputol yung marka at para tigilan na siya nung inkanto. Nagbilin din ang albularyo sa kanya na huwag daw muna itong maligo hanggat hindi pa siya nakatawid ng dagat. Magtiis na lang daw muna sa punas-punas. Doon na nila pinalipas ng gabi ang albularyo para mabantayan na rin si Lola noon. Sa umaga na lang daw nila ipapahatid yung albularyo. Sa gabi rin na iyon, nag-uusap ang mama at papa ni Lola na pagkasunduan nila na kailangan talagang maitawid sa dagat si Lola sa lalong madaling panahon. Hanggang sa nagsambit ang mama ni Lola na doon na lang daw muna ito sa kauswagan ipapadala kasi may mga pinsa naman si Lola roon at doon na rin daw nito ipagpapatuloy ang pag-aaral ni Lola. At yun, pumayag naman ang papa niya. Kinabukasan nun, medyo okay na ang pakiramdam ni Lola pero inatasan yung dalawa niyang nakakatandang kapatid na babae na bantayan at laging sundan si Lola. Na kung maaari ayon sa magulang nila, ay huwag nilang palabasin ng bahay dahil magbibenta raw muna sila ng mga naaning palay, mga alagang baka sa bayan, para gagamitin sa paghatid kay Lola papuntang kauswagan. At nga pala Sir Alex, yung lugar ng kauswagan ay hindi ko po alam kung saan ito. Ayon sa kwento ng Lola, sakop daw po ng Mindanao ang lugar na ito. Yun lang din po kasi yung nabanggit ni Lola. Kinagabihan din nun, bigla na namang uminit yung kwintas ni Lola na parang gusto niya na itong tanggalin, gustong putulin dahil sa sobrang init daw po talaga nito. Ang ginawa naman ng papa nila noon ay nilapatan ng dahon ng kalsa yung leeg ni Lola. Yun yung halaman na tuba-tuba yata sa Tagalog. Sabay pinahira ng lana ang buong katawan ni Lola habang yung mama niya naman noon ay nagpapausok din ng insenso. Lahat ng yan ay bilin din ng albularyo sa kanila sa mga magulang ni Lola. At kung maaari raw ay tabihan ito sa pagtulog. Simula nun, dahan-dahan din na nawala yung init ng kwintas nung nagpausok na ng insenso ang nanay ni Lola hanggang sa makatulog na nga siya. Akala niya ay magiging okay na ang pagtulog niya ng gabi na yon. Ngunit, nagkamali ang lola ko. Sa panaginip pala pumasok ang prinsipe pero hindi ito makalapit sa kanya o kahit makapagsalita man lang. Panayturo lang daw po sa leeg ni Lola ang inkanto
na ang ibig ipahiwatig naman nito ay ipapatanggal ang suot-suot ni Lolang Quintas. Nagising na lang bigla si Lola dahil pinagtutulungan na pala itong yugyugin ng mama at papa niya dahil sa nangingisay na ang lola ko noon na parabang binabangungot na ito. Pagkagising ay nagkwento agad ang lola ko na nagpakita raw sa panaginip niya yung prinsipe pero hindi ito makalapit. Kinabukasan nun ay nilagnat ng todo ang lola ko. Nataranta silang lahat kaya inutusan ng mama ni lola yung papa nila. Napuntahan ulit yung albularyo at kung pupwede ay dun lang daw muna ito sa kanila patitirahin hanggang sa makaalis si lola papuntang bayan ng Kauswagan. Babayaran na lang daw nila yung pagsilbi o serbisyo ng manggagamot. At kung maaari pa ayon sa nanay ni Lola, ay damihan ng papa nila ang paghahanap ng albularyo at dalhin lahat ng mahanap niya sa kanila. Kaya lumakad na ang papa niya at naghanda ng mga tao para tumulong maghanap ng magaling na albularyo sa lungsod pati na sa mga karatig bayan. Nung panahon ni Lola, sa isang buwan, tsamba na lang daw na may isa o dalawang pampasaherong sasakyan ang nagagawi sa lungsod nila tapos galing para uyon sa Tagbilaran. Ang uri ng transportasyon nila noong unang panahon ay yung mga barsahan, karo, karitela at kung pang mabilisan naman ay kapayo ang ginagamit nila. At yun nga, bandang hapon nun nung nakauwi na ang papa ni Lola at mga kasama niya, may tatlong albularyo silang nadala, isang babae at dalawang lalaki. Pinakain muna nila ang mga ito pagkatapos ay paisa-isa silang pinapasok sa kwarto ng lola ko. Hinahayaan lang silang dalawa sa loob habang isinasagawa ang kani-kanilang pamamaraan sa panggagamot. Bawat albularyo kasi ay iba-iba ang pamamaraan nila. Ngunit, kung makikita niyo po sa screen ngayon, sinabi ng ating sender sa wikang Bisaya na putlon sa anako ni Sir, nag-overtime na kus bilar o pulaw. Puhon na po ang sunod daghang salamat. O sa madaling salita, ay kanya munang puputulin ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli. Charles ng Bohol. Ang mundo ng ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. Bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment nung nakaraan nating update. Siyempre, uunahin po natin yung mga members ng channel natin. Unang-una sa tatlong bagong nagpamyembro, no? Si Joanne Kerin, Burns A, Arian Siosan. Ayan. Thank you very much, ma'am. At kay Charles ng Bohol na nagmamayari ng kwentong ito. So ayan, maraming salamat sir kay Errol Bugoy, Georgina Bate, Wilma Tambuyat, kay Connie Vlog, Bayat Ako Pero Rakista, kay Heaven Good Bless, Soxagen Creepy Tales, na isang horror channel din, no? Ayan, bisitahin nyo rin po, supportahan natin. Kay Hope Riker, LCD Acosta, Lilian Culiado, kay Mugs Mugs, kay Taz 2015 Katahum, ayan, Jonas Alferez, Darlene Kabatuan, kay Angel Flores, Raquel Pirucho, Miss Puerto, Christine Olson, kay Lonely Angel, at kay Noime Rodriguez. Ayan, no? Maraming salamat po sa mga suporta ninyo at sa mga gusto pa pong mag-join sa channel natin. Magkakaroon kayo ng badge at syempre, auto shoutout yan pag member kayo sa channel natin. So yan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, binabati rin po natin yung mga commentators last update. Unang-una kay Jang Nancy,
Ayan, first, Sir Alex, ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am Jan Nancy, kay Melanie Kimpan Alvero. Maayong gabi ini mo, Sir, diha. Dagang salamat sa storya, Sir. Ang Ginoo, magauban kanatong tanan, magpanalangin sa tanang higayon, ayan. Maraming maraming salamat, Madam Melanie Kimpan Alvero. Basta wag lang natin kalimutang manalangin lagi. Kay Pat Gamer, ayan, I'm here. So, kumusta ikaw? Kay Dimples Yumi, Liberal Hacker BGZ, ayan, hacker. Good day, Boss Alex. Good day din po sa iyo, Boss. Kay Norjena Ibrahim Timan, Jerry Flores, kay Leonardo Ermita, kay Darlene Kabatuan, Arian Siosan, kay Imelda Reyes, Goy PH, kay Heaven Goodbless, kay Rexy Abergaz, Zara Brightman, ayan, maraming maraming salamat po, ma'am. Kay Dennis Gadugdug, ayan, maraming salamat, sir. Maria Fe Escudero, kay Jestoni Marwin LV, Jude's Evening Star, kay Liardo Evangeline, Arturo Box on the Mix, kay Nilan Ikanayaka, Ati Berly Mandukuro, kay Jackie Jose, kay Ann Seng, ayan, pang 31 ako, thank you, ma'am, kay Joseph Versamoras, kay Tiktilaok Stories, Rose Ulalia, kay Leslie Leslie, Frederick Labang, Alma Ebesate, Lorna Valle, kay Jackie Jose, Asinta Tukilio. So ayan, magsishare daw si Jackie Jose, no? Sige, wait ko yan mga kwento mo dyan, parang maganda yung mga kwento kasi mabundok, di ba? So maraming salamat ulit, Madam Jackie Jose. Kay Filipina Palsario, Cleo Figuier, kay Mary Asilar, Binibining Elrich Evit, ayan, kay Maclen Habagat, Lormay Zednem, kay Helen Johnston, Grace P. Techo, Ophelia Yasin, 77 Harris, kay Gina Kalunod, Ellen Aragon, kay Amor ng Iraq, Beverly Ambala, Ruby Claveras, Linda Lin, kay Wilma Pascual, Charlie Magbata, kay Jovi Agustin, Errol Bugoy, kay Bayat Ako Pero Rakista, kay Flonky Dunayre, Kambal ni Red Rosal, Analen Tijones Durin, kay Teresita Cironi, Mayef Ibora, Evelyn Garcia, Joy Palco Sartorio, kay Richel Isidro, Sock Sergeant Creepy Tales na isa ring horror channel. Ayan, suportahan po natin ang mga channel, no, na mga maliliit tulad ko. Kaya Sweet Lady Centeno, Elsie De Acosta, Maricel Caramancio, Joris Ivano, Mark Solonski, kay Josie Arnobies, Johan Kerim, kay John Raniel Zacate, Mike Masangkay, ayan, kay Jaymar Villarmino, Michelle Cusay, Amabel Key, kay Shaman King Naruto, Lilian Coliado, kay Vanessa Apiliat Gilia, at kay Bing Elciara or Karaikle, no? Sabi niya, pahit like sa mga I love you too sa tuwing magsasalita si Alex ng I love you. Sarap sa tenga yung boses niya, I love you. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Beng Karaikle. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ng notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli, maraming 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 salamat po sa mga suportang binibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.